po ninyo, kung hindi po ninyo naitatanong, itong proyekto po ay nasimulan po ng aking ama. At ang kasama naman niya, na kalihim noon, nung panahon niya, ng Department of Agrarian Reform, ay si Secretary Conrado Estrella naman, ang lolo ng ating kasalukuyan na kalihim. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maari na po tayong umupo. Maayong adlaw sa inyong tanan. Sa araw na ito ay mamamahagi ang ating pamahalaan ng tulong para sa ating mga kababayan upang magkaroon sila ng sariling lupa. Get Peña Florida mula sa Barangay Tina, Bayan ng Dumaraw. At si Helen Dacles mula sa Barangay Bombongan, Bayan ng Maayon. Mula sa probinsya ng Guimaras, Marianita Peñaflor, mula sa Barangay San Roque, Bayan ng Nueva Valencia. Andito rin po yung iba't ibang ating mga membro ng kabinete. Andito rin po ang ating special assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Ang aping press secretary po, si Secretary Cesar Chavez. At ang siguro kilala niyo na po ito, ang USEC ng Department of Agrarian Reform na nag-e-enjoy ng husto sa trabaho niya dahil maraming siyang natutulungan. Ang ating Undersecretary Jessie Palmares, ang mayor ng host city ng Pasay ating host ngayon para sa ating mga pagbigay ng titulo para sa ating mga agrarian reform beneficiary ay Pasay City Mayor Stephen Palmares. Lahat po, marami pa pong mga ibang municipal mayor na nandito rin po. Magandang tanghali rin po. The Iloilo 4th District Representative Ferge Biron and the other members of the House of Representatives who have joined us here today. At ang pinakamahalaga na bisita natin na nandito at kasama natin ngayon, kayo po ang mga agrarian reform beneficiaries. Aking kasamahan sa pamahalaan, other distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong hapon sa inyong tanan. Kapag sinabi natin na ang Iloilo ay ang heart of the Philippines, hindi ito isang simpleng slogan lamang. Ang totoo, ramdam na ramdam ko po ang inyong mainit na pagtatanggap sa aming lahat. Narito tayo. Narito po tayo upang tulungan kayong mapalago ang sektor ng agrikultura. Namahagi po tayo ng mga e-titles at saka Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag nga na CLOA. Ang mga benepisyaryo pong ito ay hindi lamang sa Iloilo, kung hindi maging ating mga kababayan sa Aklan, sa Antique, sa Capiz at Guimaras na bumubuo ng magandang isla ng Panay. Mahigit 2,600 hektarya ng lupain ang ipapamahagi natin ngayon. Ngunit, ang mas mahalaga rito ay ang pagbabago sa buhay ng halos 2,000 magsasakang nagtatanim ng pag-asa sa lupa na ngayon ay pag-aari na ninyo. Ang bawat titulo, ang ating pinagkaloob, ang bawat titulo ay nagbibigay ng kalayaan sa ating mga magsasaka. Kalayaan mula sa mga pagkakautang,
kalayaan sa magkakaroon ng tiyak na kinabukasan para sa kanilang pamilya at kalayaan na makapagplano para mas maunlad ang inyong mga bukas. Noong bumisita ako dito noong Disyembre, noong nakarang taon, nakita ko ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Ngayon, narito po ako uli at dala po natin ang solusyon na magbibigay ng pag-asa, hindi lamang sa panandalian, kundi pangmatagalan. Kaya po, sa araw na ito, ay makakatanggap ang higit na 1,700 benepisyaryo ng e-title at magkakaroon naman ng higit 200 magsasaka ang magkakaroon ng CLOA. Ang ating pamahalaan ay batid na marami sa inyo ang magkaroon ng maraming pagsubok sa pagsasaka. Pero ito ay pangako namin, hindi namin kayo pababayaan. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking layunin na tiyakin na walang magsasakang maiiwan. Kaya po sa araw na ito, hindi lang tayo nagdiriwang ng mga numero. Ang tunay na selebrasyon ay ang inyong tagumpay. Ang bawat pamilyang may lupa, ang bawat magsasakang hindi na nangungupahan pa. Kung hindi po ninyo naitatanong, itong proyekto po ay nasimulan po ng aking ama at ang kasama naman niya na kalihim noon, nung panahon niya, ng Department of Agrarian Reform ay si Secretary Conrado Estrella naman, ang lolo ng ating kasalukuyan na kalihim. Sabay nilang tinupad ang kanilang pangarap na makatulong sa ating mga magsasaka. Kaya naman po, ang pangarap na ito ay itutuloy namin ngayon kami na ni Secretary Estrella ay nabigyan ng pagkakataon. Hangad din ng pamahalaan na tulungan kayong mabura ang utang sa lupa. Kaya po nitong nakarang taon ay pinirmahan ko na po ang Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act para ito pong batas na ito ay ang mangyayari po. Mahigit 600,000 benepisyaryo ay makakalas na sa bayarin na patuloy na nagpapahirap sa inyong mga buhay. Yung pong pag inaalala ninyong amortisasyon, na palaki ng palaki ang utang, hindi nyo naman na isasaka ang inyong lupa, ay lahat po yan ay pinag-usapan na namin at hinanapan namin ng paraan. Lahat po ng utang na yan, bura na. Hindi nyo niya kailangan alalahanin. Kaya katulad po ng kwento nitong proyektong ito, alam po namin na kayo ay mayroong sariling kwento sa buhay, may sariling pangarap. Ngayon, hindi na ito isang pangarap, kundi isang katotohanan na sabay-sabay natin isinasakatuparan sa bagong Pilipinas. Ang tagumpay ng bawat magsasaka ay tagumpay ng bawat Pilipino. Tayo ay patuloy na magtulungan nang sa ating pag-unlad ay walang maiiwanan. Itaguyod natin bilang isang bansa ang diwa ng pag-asa at isabuhay ang pananaw ng isang mas maliwanag, mas patas, mas masaganang bagong Pilipinas. Mabuhay kayo ang ating mga magsasaka. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Maganda pong hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po.